So mga tol, nagsalita na nga po si Floyd Mayweather Jr. tungkol sa paghahamon ni Ryan Garcia sa bata niyang si Gervonta Tank Davis na magharap sila sa 140 pounds division. Ayon kay Mayweather na magpahayag ito sa fighttype.com, kung sa tingin daw ni Ryan Garcia na kaya niya si Tank Davis, mag-sacrifice daw ito na bumaba ng timbang sa 135. Total, doon naman daw siya nang galing sa division na yon at matagal nang lumalaban. Dagdag pa ni Mayweather, ipupush nga daw niya ang laban na ito within 90 days. Si Tank Davis daw ang A-side sa laban na ito sapagkat si Ryan Garcia ay di pa daw nakakahawak ng world title. Ang interim lightweight title na nakuha niya noong kay Campbell, hindi raw yung counted. Kaya ang masusunod daw dito ay yung A-side. Ayon naman sa isang artikulo mga tol, kung hindi daw bababa si Ryan Garcia para labanan si Tank Davis sa 135 pounds, hindi daw ito makakakuha ng malaking payday at delikado pa daw siya sa 140 pounds fighters. Katulad daw nila Regis Progress, Jose Cepeda at Jose Ramirez. Kaya mas makakabuti na lumaban na lang daw si Garcia sa 135 pounds. Samantalang may sagot naman si De La Hoya sa demand ni Mayweather. Bagamat hindi nireject ni De La Hoya ang terms ni Mayweather, ayon kay De La Hoya, makakasama daw kung bababa ng 135 pounds si Ryan Garcia para lang harapin itong si Tank Davis. Madidrain daw ang bata niya at isang massacre daw ang mangyayari sa loob ng 3 rounds. So aabangan na lang natin mga tol kung ano mapag-uusapan ng magkabilang kampo, kung matutuloy ba ito. Binabalak nga po nila na gawin ang laban sa buwan ng November o December para ma-maximize daw ang pay-per-view buys. Sa kabilang banda naman mga tol, nagkaharap na nga po ang dalawang heavyweight na si Andy Ruiz at Luis Ortiz sa kanilang naging press conference. Ayon kay Andy Ruiz, ready na nga daw siya sa laban, lagi siyang preparado at gusto niya ulit maging world champion. Hindi naman daw niya ina-underestimate itong si Ortiz dahil malakas daw itong boxer. Magiging toe-to-toe daw ang kanilang laban sa September 4. Pagdating naman dito kay Ortiz, hindi din daw niya minamaliit itong si Andy Ruiz sapagkat isang former world champion daw ito. Pero nakahanda din daw siya sa laban na ito. Kung sino daw ang mananalo sa kanilang dalawa, yun daw ang magiging the best. Dagdag pa ni Ortiz, excited na nga daw siya na magharap silang dalawa at magkasubukan ng lakas sa ibabaw ng ring. Bukod dyan, sinabi din nito na hindi daw madidisappoint ang mga boxing fans sa laban nila. Makikita nga sa face-off mga tol na mas malaki itong si Luis Ortiz kumpara dito kay Andy Ruiz. Naging world champion nga mga tol si Andy Ruiz taong 2019 nang makaharap niya ang kampiyon na si Anthony Joshua, kung saan tinalo niya ito via technical knockout sa round 7. Ngunit sa naging rematch nila ni Anthony Joshua, muling nabawi ni Joshua ang titulo sa kanya. Sa kabilang dako naman mga tol, bagamat ay natalo si Mark Magsayo kay Ray Vargas noong July 9, sa live nga ni Magsayo mga tol sa kanyang FB page, nag-i-enjoy ito. May nag-comment nga mga tol kay Magsayo at sinabi, "Yan idol, hahaha, galit ang mga basher mo sa pagkatalo, samantalang ikaw, ang saya na." Sagot ni Magsayo, "Ganun talaga ang boxing idol, kahit sila Kuya Manny at Muhammad Ali natatalo, ako pa kaya? Hahaha, negosyo ang boxing, pero bawi tayo sa sunod, okay lang kasi wala tayong tama sa muka."